Magandang araw, ako po si Karen Davila. Tinaguri ang burger ng bayan, sumikat dahil sa buy one, take one. Ano nga ba ang sikreto ng negosyanteng ito? At sila'y umasenso. Kung kaya nila, kaya nyo rin. Tara na't yumaman sa May Puhunan. Parang pelikula sa takilya, hindi maubos-ubos ang mga customer na pumipila. Ang service crew, hindi magkanda-ugaga sa dami ng order maya't maya. Buy one, take one, yan ang bentahin nila. Sa presyong abot kaya, may dalawang burger ka na. Sinong hindi makakakilala sa Angel's Burger? Ang tinaguri ang burger ng bayan. Negosyo ni Vicky Mojica na sa kanila'y nagpayaman. Ang buy one, take one na burger, di ba? Ano pa itsura nito in terms sa laki niya? So, eto. Yes. And ito yung take one. Opo. O, isipin mo, magkano niyo po ito binibenta? 27 pesos. 27 buy one, take pesos. One. Dalawang tao na pwede yes. kumain. So, ilalabas ko. O, di ba? Malaki ngayon. Subukan na natin. So, pag binili ito, ma'am, walang cheese. Wala po. Pag may cheese, magiging 37 pesos po siya. Buy one, pag take one. Pag ng cheese. Opo. So, ito yung classic. Yes. Okay. So, formula nyo ito talaga. Opo. Ginawa nyo ito. Yes. Oo. We make it a point na pasarapin pa siya ng pasarapin. Oo. Ordinaryong empleyado lang noon sa isang fast food at bangko ang mag-asawang Vicky at Joseph. Nag-resign sila sa trabaho at nag-franchise ng isang burger business noong 1990s. Noong magsimula kami sa isang hamburger business din, noong panahon na yun. Mm-hmm. At pagkatapos, and then I tried all, lahat ng negosyo, pwede kong gawing negosyo, ginawa ko. Pagkatapos, nung pinanganak ko na si Angel, nagpaalam kami dun sa franchise ko ng hamburger na kung maari na magtatayo kami ng negosyo na pareho sa kanya, kung papayagan ba nila kami. Magkano puhunan yun, no? Ang puhunan po namin, nagsimula lang po kami sa 20,000 po. Kasi 10,000 lang ang freezer noon, tapos ang grido noon, 10,000 pesos. So, 20,000 pesos na puhunan, 1997 po. Gamit lang yon, nagsimula kayo sa sikatuna. Opo. Ginagawa namin yung mga pati namin at pati po yung mga buns namin, doon po sa bahay namin mismo. Gano'ng kahirap ba ang buhay niyo noon at naisip niyong sumugal at magnegosyo? Hindi naman po masasabing napakahirap, pero hindi ko rin naman po masasabing napakarangya. Pero ito po yung mga pagkakataon na gusto mong iangat yung buhay mo eh. Ano yung gusto mong iangat noon? Ikwento mo, ma'am. Kasi bahay namin maliit lang. Siyempre luma. May mga lumalaki kang anak. Gusto mo maayos. Pero nalugi ang kanilang negosyo. Nagdesisyon ang mag-asawa na mag-OFW sa Amerika. Kapalit ang pag-iwan sa kanilang mga anak. Nagpunta po kami ng Las Vegas na iniisip namin at pinagdarasan na sana umu-okay yung buhay namin doon. Nagtrabaho kami sa isang fast food na restaurant doon, na Filipino rin, na Filipino-owned. Tsaka po ako nagtrabaho ko sa Filipino store. Kumbaga mga OFWs kayo in the 1990s. Opo. Oh, gano'ng kahirap? In the making. In the making, gano'ng kahirap? Ang hirap-hirap po. At doon kami, nakatira kami sa isang maliit uling bahay. Kasi hindi nasa pa kasama. Opo na. Hindi po namin kasama yung tatlo naming anak. Iniwanan namin siya sa kapatid ko. At yun rin na nagpatuloy kung ano yung negosyo iniwanan namin. Sa kabila ng kalbaryong pinagdaanan, isang swerte ang nagbago ng kanilang kapalaran. Niyaya kami ng pinsan ng asawa ko, lika, punta tayo sa strip, kung tawagin nila, sa Las Vegas. Sabi nila ako, gastos lang yan. Hindi, mag-enjoy lang tayo, lilibre ko kayo, sabi ng pinsan niya. So, nagpunta po kami, tapos ang una bumugad sa amin, slot machine. Nung paghulog po ng pang-apat na hulog ko ng coin, nagtataka ko, ba't sigawan na sigawan yung katabi ko? Pagkita ko, oh my God, sabi ko, isang Pilipina,
you want it. Sabi ko sa akin, ano? Tapos pagkita ko po, 777. Nanalo ka? Nanalo po ako. Magkano? $10,000 po noon. Oh my God! So, $500,000 ang halaga po nung inuwi namin. Pero syempre, may tax po silang biniga na tinanggal. Oo. Tapos sabi ng asawa ko, magbuka na ng ticket, uwi na tayo. Nag-book po ako ng ticket pag uwi namin. Lahat na uwi kong pera, ginamit ko sa Angels. Kakaiyak ka naman. Totoo po. Pagbalik ng Pilipinas, sa halip na waldasin, ang perang napanalunan sa kasino, ginamit nilang puhunan sa negosyo. Dito na isinilang ang Angel's Burger na ipinangalan niya sa pangatlong anak na si Angel. Umuwi kami. At lahat po ng pera, ginamit po namin uli para pagandahin ang Angels. Binago namin ang pamamaraan ng pasweldo, ang pagkain lalo namin pinasarap, at saka ang itsura po binago namin. Sobrang daming tao na nagtatulong sa akin ever since nung nag-boom yung Angels. Like, how do you feel na ikaw si Angel of Angels Burger? And up until today, I don't know the right answer to that, pero all I know is that very blessed kami to have our parents beside us and all their hard work. Talagang sobrang thankful kami dun sa ginawa nila. Sa buy one, take one gimmick nila, pumatok ang burger business nila sa masa. Anong nagpakit sa burger nyo? Anong binago nyo? Yung pong lasa niya, masinarapan pa po namin yung tinapay. Dinagdagan po ng husband ko lahat ng ingredients na nandun sa tinapay niya. No, buy one, take one kayo nung una pa. Okay. Siguro may mga nagtatanong, is that even sustainable? Is that profitable? How could you sustain buy one, take one sa presyong yun? Naniniwala ako sa mga kasabihan nila noon na konting kita, basta dire-diretso, okay na. Hindi kami naghangad ng sobra-sobrang kita. Sigurado lang na araw-araw may bumibili, masaya na po kami. Mula sa isang tindahan, binuksan nila sa iba ang pagkakataong kumita. Ngayon, mahigit 1,000 na ang branches nila. At si Vicky Mojica, burger queen na ng masa. Dahil na sa pagmamahal namin sa pagluluto at gusto ng asawa ko mismo na bigay yung pagmamahal na yun papaano, bigyan mo na masarap na pagkain ng masang Pilipino. So important na yung kaalaman mo, magamit mo. Yun yung may puhunan eh. Totoo po. Oo. Hindi mo pwedeng i-asa yan sa ibang tao. Ikaw at ikaw rin lang ang gagawa nito. Tara na't yumaman at manood ng May Puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.